Bago ako magsimula, kaibigan, shoutout muna kay John Marco Vlog at shoutout din kay Romeo Fallen. At salamat sa inyong pagsuporta, kaibigan. Ating silipin ang mga natuklasan ng mga archaeologists na hindi maipaliwanag ng siyensya hanggang sa ngayon. Ang mga bagay na ito ay nahukay ng mga archaeologists ay libu-libong taon na ay puno ng mga misteryo. Tulad ng ebidensya ng ilang mga misteryosong ceramic figurine na natagpuan malapit sa Mexican City ng Acambaro noong 1944, 33,000 piraso na figurine ang nahukay. Ito ay ginawa mga 5,000 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pinakakahanga hanggang bahagi tungkol sa kanila ay ang karamihan sa mga ito ay naglalarawan ng mga dinosaur na hindi dapat alam ng sinumang tungkol sa mga dinosaur noong unang panahong na iyon. Dahil ang kanilang eksistensya ay hindi pa natuklasan hanggang sa 19th na siglo. Ngunit ang ilan sa mga figura ay kahawik din ng mga UFO, kaya marahil yun ang susi. Ang maliit na mummy na ito ay natagpuan sa Chilean Atacama Desert na pinaghuhukayan ng mga scientist sa buong mundo halos 20 taon. Ang iskeleton ay may 15 sentimetro lamang ang haba. Ang hindi pangkaraniwang pahabang bungo nito ay nagpapahiwatig ng isang alien ang pinanggalingan. Ngunit ang pagsusuri ng DNA ay nagpapakita na ito ay talagang isang tao. Ngunit hindi pa rin may paliwanag ng mga scientist ang anomalya ng hitsura nito. Noong 2019, natuklasan ng mga archaeology 30 kahoy na sarcophagus na may mga mummy sa mga ito. Inilibing lamang sa Alsace Cemetery, 3,000 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga ito ay napanatili sa mahusay na kondisyon. Ang mga kabaong ay nakalatag ng isa-isa sa ibabaw ng iba pang ilang mga liar na malalim at natuklasan ng hindi sinasadya na ito ay naging pinakamalaking pagtuklas sa Egypt. Noong nakaraang siglo hanggang sa 2020, ang mga archaeologists ay nakakita ng isa pang lihim na libing na may 59 ng mga sarcophagus na tuklasan ng mga scientists ang mga silid ng mga sinaunang necropolis of Saqqara. Sa ilalim, 10 o 12 metro na ganap, puno ng mga sarcophagus ang lahat. Ang mga mummies ay napanatili sa perpektong kondisyon sa kabila ng katotohanan na mayroong higit na 600 taong kulang sa mga sarcophagus, mismo doon pa rin ang pintura at wax na orihinal na kinuskos upang kumintab ang mga ito, ay hindi pa na-establish o naitatag ng mga scientist ang pagkailanlan ng mga libingan na ito. Sinaunang libingan ay natagpuan sa Ukraine na walang mga salita na nagkwento ng kamangha-manghang kwento ng pag-ibig. Ang mga kalansay ng isang lalaki at babae, ang pagyakap sa isa't isa, kahit sa loob ng buntot ay mayroong forever. 3,000 taon na ang nakaraan. Kung ano ang eksaktong nangyari sa kanila ay mananatiling misteryo hanggang sa ngayon. Noong 2007, mga construction workers ay mayroong nahukay ng kakaibang bungo sa Denmark. Noong una, napagkamalan ito ng bungo ng isang kabayo. Ngunit pagkatapos ay naging mas kamukha ng isang tao noong pinag-aralan ito ng mga scientist ang bungo. Nagulat sila dahil ang mga labi ay hindi pag-aari ng sinumang nilalang na kilala sa science kahit na sila ay hihigit sa 800 taong gulang.
habang sinusubukan ng mga scientist na alamin kung sino ang bungo. Isang artist na nagbigay ng interpretasyon kung ano ang maging hitsura ng nilalang. Tingnan mo ang mami na ito. Inaasahan mo ba na ang mami ng lalaking ito na nanirahan sa South America noong ika-17 siglo ay may dalawang ulo? Ang mami ay kilala rin sa napakalaki at napakatangkad na umabot sa 11 talampakan ang taas. Marahil ito ay isang mami ng Siamese twins na gigantism, isang sakit na nagiging sanhi ng paglaki ng isang tao ng abnormal na pagtangkad. Maswerte ang British student na si Aaron Smith. Habang naglalakad sa tabi ng dagat, may nakita siyang misteryosong bato na mas maliit na kaunti sa bulan ng saker. Nahinati ito ng estudyante sa dalawa sa loob ng isang puzzle. Napakabihirang marine mollusks na mabuhay ito sa daigdig. 185 milyon taon na ang nakalipas at sa labas ay natakpan ito ng gintong pyrite. Natuklasan ng mga archaeologists sa Caucasus ang isang misteryosong bungo. Sa pag-aaral ng mga eksperto sa kanilang paglalarawan na ito ay tiyak na may sungay at naglalakad na mayroong dalawang paa. At wala itong bibig, ngunit may dalawang butas sa gilid ng ulo. Kung ano ang klaseng bungo na ito, ito ay nanatiling misteryo sa mga scientists. Bosnia at Herzegovina, sa kagubatan makikita ang misteryosong higanting bula ng bato na tumitimbang ng 37 tulinada na may sukat na 3 metro sa kabuuan. Maaari pa rin may katulad ang bulang bato, ngunit mas maliliit na bula. Sa kagubatan na ito, naniniwala ang mga geologist na ang maliliit na bato ay umaakit ng mga solidong particle nang hanggang sila ay napakalaking bulang bato. Ngunit ang ibang eksperto ay nakatitiyak na ang mga malalaking sculpture na bato na ito ay nilikha ng isang hindi kilalang sinaunang sibilisasyon. At may libu-libong banga sa Valley of Laos. Malalaki ang mga banga na bato ay matatagpuan dito na may taas na 3 metro at tumitimbang ng 6 na tulinada. Wala pa rin idea ang mga scientist kung paano napunta rito ang mga lalagyan at kung ano ang ginamit sa mga most popular na teoryang sinabi ang mga banga na ito ay ginagamit upang pakuluan ng mga tubig o bilang na tinatawag na crematorium. Ito ay kinaguluhan sa internet kung totoo ba ito at maraming nagbabas nito. Ang footage na ito ay mula sa isang guweba sa naging tanyag sa Thailand sa buong mundo sa pagtuklas ng isang higanting 6 na metrong iskeleton. At may iskeleton na hindi kilalang nilalang nakahawig ng isang malaking ahas. Ngunit pala ito ay isang art exhibit lamang ng isang Taiwanese artist na nagngangalang Toi Kang. Ang mismong iskeleton ay gawa sa plastic. Gayunpaman, ang mga archaeologists ay patuloy nakahanap ng mga kalansay ng mga higanting tao sa paligid na hindi maipaliwanag ng mundo at science ang kanilang pinanggalingan. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang kwento na ito, magkomento na lang sa baba dahil dito marami kang mapupulot na dagdag kaalaman. Dahil ang kaalaman siya pa rin ang dakila ng sangkatauhan. Sa lahat ng mga bago kong mga kaibigan, paki-subscribe na lang at paki-click na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga bago kong mga video kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan!